A blessed day to all brothers and sisters. Welcome sa panibagong food trip vlog adventure natin. Naghahanap ka ba ng makakain ng silog meals, snacks, hot brewed coffee, beef pares at iba pa? Meron dito niya sa may Kuya Kelly's Food Station. Nandito nga tayo ngayon sa may 195 Don Placido Campos Avenue in front of Total Gas Station, San Jose City of Dasmariñas, Cavite. At nandito nga tayo ngayon para tikman yung mga food na sinaserve nila. Tignan nyo naman yung serving ng mga pagkain nila. And sulit kayo dito. Affordable yung sinaserve nila mga pagkain dito. So try na natin yung food na sinaserve nila. Pero bago yun, bigyan ko muna kayo ng sample ng meal nila. Sa silog meals nila, meron nga silang chunky top silog, peppered pork silog, barbecue style yam silog, crispy bagnet silog, savory sisig silog, juicy to silog, jumbo hot silog, and extra java rice. So ma-avail nyo for very affordable price yung siniserve nilang silog meals. Halimbawa na lang dun sa kanilang chunky top silog, ma-avail nyo for only 90 pesos. Peppered pork silog for 90 pesos, barbecue style yam silog for 90 pesos, crispy bagnet silog 90 pesos, savory sisig silog 90 pesos din, and yung juicy to silog for only 65 pesos, jumbo hot silog 55 pesos, and yung extra java rice na yan ha, for only 15 pesos. Then sa snacks, meron naman sila ng cheesy nachos, fries, may flavor yan, pwedeng sour and cream or cheese. Meron din silang burger, buy one take one, sisig burger, buy one take one din, at pwede kayong mag-add cheese or add egg. Very affordable din ang mga price niyan. Tapos meron naman tayo ng beef pares. Ayan, yung beef pares natin, ma-avail nyo for only 25 pesos. Meron tayong mami, siomay, at syempre, boiled egg and extra rice para sa pares natin. Tapos may tinatawag silang share tayo. Nandyan yung bagnet, chicharon bulaklak, sisig, and Shanghai. Tapos sa beverages naman natin, syempre, meron tayong cold drinks and pineapple juice. Tapos sa hot brewed coffee natin, yung mga mahilig magkape dyan, meron tayong macadamia flavor, butterscotch, and hazelnut flavor. Yan ay mga kaping barako. Flavored barako coffee yan. Nakalagay yan sa tea bag. Diyan nga yung sample ng mga sinaserve nilang pagkain dito. So, marami tayong titikman. Kasama nga dyan yung kanilang pork sisig. Mashare ko pala. Homemade recipes nila yan. Ito yung kanilang pork sisig. Wow! Takamitsura pa lang ha. Titikman natin yan. Then syempre, nandyan yung kanilang top silog. Yan. Tapos ito yung java rice nila. Ang bango ha. Hot serve sila dito. Tapos syempre, nandyan si homemade recipe din yung pares natin. Ayan o. Kita nyo naman. Puro laman. Tapos yung pares rice natin and extra java rice nga. Syempre. Tapos meron tayong fries dito. Burger. Red iced tea at yung ating hazelnut barako coffee. Try na natin yung food na sinuserve nila dito. Ayan. Try muna natin si top silog. Ayan. Ang sarap. Sarap pa. Wow. Masarap ng tapa nila dito ah. Alambot yung karni nila. Chewable siya. Masarap pati yung pagkakatimpla. Saktong-sakto lang na kumain-enjoy nyo po. Hawas try yung sinaserve nila dito. Tapa. Try nyo na yung tapa nila dito. Ang sarap. Then, try natin syempre yung kanilang java rice muna. Ayan. Java rice natin. Ang bango ng java rice nila. Tapos ma-avail yung kanilang java rice for only 15 pesos pag nag-extra kayo ah. Very affordable ah. Sulit na sulit ka dito. Ako marirecommend ko sa inyo kumain dito sa may Kuya Kelly's Food Station kasi masarap yung pagkain na sinaserve nila and affordable talaga siya. Masarap po yung java rice natin. Thumbs up tayo sa java rice din natin. Ang tapa natin. Saktong-sakto po yung mga timpla nila dito. Dito naman tayo ngayon sa may pork sisig. Siyempre may kasama itong onion, tapos yung siling habanga natin, at siyempre yung secret ingredients na nandito. Mmm!
Wrap din yung ano natin. Pagsisiga. Panalo. Masarap yung pagsisig natin dito. Saktong-sakto lang din yung anghang niya. Siyempre may kasama yung kalamansi, pero hindi natin nilagyan. Kasi gusto natin matikman talaga yung lasa ng mismo patay na sinusuel nga nila dito. Then mabanggit ko nga pala sa inyo, kumpleto sila dito sa condiments. Simula sa toyo, suka, chili oil, onion dicks, ketchup, at iba pa. Itong chili oil pala nila dito, sariling gawa po nila yan. Yan yung kanilang chili oil. Tapos yung suka dito, sariling gawa din ka. Ayan. Masarap yung ating pork sisig. And very affordable yung price niya kasi ang dami ng serving and talagang may enjoy niyo yung pagkain. Malaman po siya. Hindi siya tinipid yung serving nila dito. Talagang may enjoy niyo. Pati yung timpla nila. Yan. Tapos yung pagkakasak niya. Saktong-sakto lang. So try naman natin yung kanilang beef pares. Yan, dito muna tayo sa beef pares. Try muna natin yung sabaw. Malapot ah. Unique yung timpla ng beef pares nila dito. Try nyo rin yung beef pares nila dito. Masarap po. Tapos syempre, try na natin yung karni na nandyan. Kasama yung taba syempre. Malambot nung taba. Saka ang sarap ha. Lasang-lasa mo talaga yung broth ng kapne. Panalo. Yung beef pares natin, wala akong masabi. Siyempre, partneran natin yan. Ng pares rice nila. Yan. Siyempre, iba rin yung simpla ng pares rice nila dun sa Java rice. Bali, itong pares rice nila, try natin yun. Pero nung gano talaga sa beef pares ko. Kaya try na natin siya sa kanin, ng ating beef pares. Yan. Tagyan natin ng yun yung chop ng laman. Yan. Sabay na natin siya. Sabay-sabay natin yung sabaw, laman, tsaka yung kanin. Ang masasabi ko lang dito, lasang-lasa ko talaga ng malinis yung pagkain sinerve nila. Alam mo na yung pagkaka-preference ko, malinis yung talaga. Masarap ng pares rice natin. As well as, syempre, yung ating beef pares mismo. Tara, kain po tayo. I-try muna pala natin yung kanilang hazelnut coffee barako. Yan. Yan. Yung mga coffee pala na sinishirve nila dito na flavored kapin barako, ang bango ah. Siyempre, hot serve talaga yan. And nakalagay siya sa teabag. Ayan. So, ang isang teabag, natitimpla nyo yan hanggang 3 beses. Depende sa tubig na ilalagay nyo. Pwede pa hanggang 5 beses. Yan. Kung konti lang talaga yung tubig na nilalagay nyo. Try natin yung kanilang hazelnut barako coffee. May sugar na kasama yan dito, syempre. Pero huwag na natin lagyan. Yung coffee, gusto ko matikman. Tama-tama para sa maghanap ng makakainan dyan. Marami kayong mapagpipilian dito at marami kayong mapagteterno ng pagkain. Halimbawa, tulad nitong pork sisig nila, tapos gusto nyo magkape. O kaya, pork sisig, gusto nyo naman mag-red iced tea. At iba pa. Tapos may tapsilog dito, tapsilog with coffee, okay, tapsilog with red iced tea. Marami kayong choices dito sa mga foods na sinaserve nila and drinks dito. Kaya tara, pasyal na po kayo. Try natin yung kanilang coffee. Nasa ko talaga yung flavor ng hazelnut. Ha? And kapin bara ako talaga.
ang sarap ng kape din nila. Kung sa mga mahilig magkape dyan, marirecommend ko sa inyo yung kape din nila dito sa may Kuya Kelly's food station. Try nyo na yung coffee. Bali yung ganitong coffee nila, yung ganitong size ng coffee nila, maabil nyo for only 45 pesos. Tignan nyo naman, ang laki niya na. For only 45 pesos, ha. Sulit na sulit ka talaga dito. Sarap magkape, ha. Kunin natin yung Java rice natin. Sobi-sobi talaga, tingnan nyo naman. Yung natira pang ulam, ang dami. Kasi yung Java rice pa lang, ang salt ka na talaga. Thumbs up ka na doon sa Java rice pa lang. Papakanin ka dito sa sarap, ha. Try muna natin yung kanilang burger. So ito yung kanilang burger. Buy one take one yan na ma-avail nyo naman for only 30 pesos. Yan yung kanilang burger. Tingnan nyo naman. Yan yung burger nila. Tapos yung burger natin dito, napansin ko para makapal din siya. So may cheese palang kasama to. Ayan yung burger natin. Yan. Bali yung burger natin, pag may kasamang cheese, ma-avail nyo for only 40 pesos. Pero buy one take one na yun, ha. Sulit na sulit, lumalabas na 20 pesos lang ang isa. Try natin yung burger nila dito. Yung tinapay na ginamit nila, yung patty. Ako syempre may kasamang ketchup, then yung cheese nga. Ang sarap. Ako, swak na swak sa panlasang Pinoy talaga. Swak na swak din sa budget ninyo ito. Ang sarap yung burger nila dito. Kapal din yung tinapay. Sarap. Ayun, eh. Wow. Sambay one take one. Salt ka na. Malabas na 15 pesos lang sa bali. Pansin ko dito sa mga food na sinishare nila dito. Hindi talaga nila tingtip. Talagang sulit ka dun sa serving and sa lasa talaga. Ma-enjoy mo kumain dito. Kaya sa mga mahilig mag-food vlog, mahilig mag-food trip, at iba pa, nakupasyal na kayo dito sa may Kuya Kelly's Food Station at itry nyo na ngayon yung mga food na sinishare nila. Be updated nga pala kayo sa Facebook page nila. Doon yung abangan, ipopost nila yung kanilang mga bagong menu na isiserve nila dito at yung mga menu na sinishare nila dito. Sa mga gusto mag-inquire dyan, gusto mag-message, magpa-deliver o makita yung mga picture ng food na sinishare nila, meron po silang Facebook. Bisitahin nyo nga lang ang Kuya Kelly's Food Station at makikita nyo na ang kanilang Facebook page. And sa mga gusto naman bumisita dito, ang exact location nila, matatagpuan nyo lang sila dito nga sa may 195 Don Placido Campos Avenue in front of Total Gas Station, San Jose, City of Dasmariñas, Cavite. Pwede nyo po sila i-search sa Google Map at makikita nyo po ang Kuya Kelly's Food Station. Papasyal na po kayo dito and itry nyo na yung mga food na siniserve nila or magpa-deliver na kayo. Available sila sa deliveries via Lala Move and other delivery services. Pag-deliver na po kayo, tara! Hi po tayo! Ubus ko na yung burger ko, ah. Siyempre masarap yung burger natin pag may kasamang red iced tea. Pero itong red iced tea naman nila, ma-avail nyo for only 45 pesos. Tignan nyo. Ayan, oh. Ang laki niya, ah. Nauhaw ako dun, ha. Nakaka-chill and relax yung iced tea natin, syempre. Tamang-tama lang yung plan. Ang sarap. Mag-share pala ako sa inyo ng konting story. Itong Kuya Kelly's Food Station, nag-start lang sila sa Pares talaga. Dati, payong lang. Di dyan lang din sa labas, dito sa tapat ng Total Gasoline Station. Pares noon. 2020 pa sila nag-start dito. Hanggang sa nagkaroon na nga sila, syempre, ng Silog Mills. Tapos hanggang sa ngayon, marami na silang sinaserve na pagkain kasama na yung snacks natin dito. Diyan na si Red Iced Tea. Tapos syempre yung kanilang matagal ng coffee. Yan. Yung Barako flavored coffee nila. Tapos syempre meron na nga tayong fries at iba pa. Yung fries pala nila. Yan. I-try din natin syempre. Tignan nyo naman yung presentation pala. Tsaka tignan nyo naman yung lagay ng fries. Ang cute. Fries, diba?
Sarap din yung fries natin, ha? Nakakaluto ng fries, saktong-sakto lang. And yung flavor na nandito is sour and cream flavor. Ang sarap. Parang fries na ginamit din nila. Sa top syrup nila, panalong-panalo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung ulam. Ang sarap. Panalo talaga. So, masasabi ko, nakahanap na naman tayo ngayon ng nagsiserve ng swak sa budget and swak sa panlasang Pinoy ng mga foods and drinks. Dito nga lang yan sa may Kuya Kelly's Food Station. So, pasyal lang po kayo. Tara, kain po tayo ulit. Sarap talaga. Teka, naka-isti ko lang eh, pero coffee muna ako. Mahilig din ako mag-coffee at sarap ng coffee nila eh. Kalayan mo pag nandito ka, gusto mo mag-coffee, gusto mo mag-red iced tea, kumbaga hot or cold drink, tapos snacks or yung silog meals at iba pa, may enjoy mo, marami kang pagpipilian dito. Inyong kanilang coffee ulit na nakatibag. Ayan. Gusto ko siya ng strong. Hindi ko na siya lalagyan ng sugar pa.